ano, yung mga parang ganito yan. Itong sugar importation na gagawin nila, binabalak nila, eh marami na ang nagsasabi niyan eh, maging sa mga opinion makers eh, maging sa mga periodiko eh, ha? Na ang pinapa, ang gusto lang patayin ito, gustong ma-monopolize, ha? Para maimbudo ng isang tao yung pong importasyon ng asukal. Iginagawa nila ng senaryo. Ngayon, sasabihin ng customs, eh lahat ng pinuntahan namin bodega, eh, ano eh, may mga kaukulang dokumento. Dokumentado pala lahat yun. Paano? Una, hindi nila may paliwanag. Bakit customs ang pinapadala mo sa pagpapabukas ng bodega na sinasabi ninyo ay nag-hoarding ng asukal? O, hindi yun ba? Pinaliwanag nyo ba kung ano hoarding? Hindi naman lang sinasabi. Paano mo malalaman na merong hoarding o nang iipit ng mga produkto? O, pinaliwanag ba nila yon? Pangalawa, bawal ba na itago mo sa warehouse yung mga asukal na ibebenta mo? Ha? Bakit ka magre-raid yan? Pangatlo, kung yan ay imported na asukal, ha? Kung imported na asukal yan, eh lalong walang karapatan ang Bureau of Customs na sumali, ha? Sa pag-inspeksyon, ha? Ng mga produkto, anumang produkto na nasa labas na ng bakura ng Bureau of Customs. Inimbento lang nila yan, yung visitation power na yan, mga kaibigan. Kailan na-invento yan? Sa panahon ni Gloria? Ha? Oh, ginagamit lang nila yung visitation powers, mga kaibigan, para magmalinis sila at para makapagsipsip. Hindi ho ba? Oh, tatlo yung sinasabi natin, bawal ba ang magkaroon ng bodega? Ha? Oh, may pang-apat pa eh. Gano ba karami? Oh, hindi nila pinapaliwanag. Ano ba hoarding? Gano ba karami ang dapat na kwan na masabi mo, ha, na gano ang dami ng itinatagong produkto para masabi mong merong hoarding? Oh, mga kaibigan, ngayon sasabihin nila, ano raw, otorisado pala lahat yan dahil dokumentado sila, kompleto mga dokumento nila. O, kita na ninyo, pinerwisyo ninyo eh. Lumalabas, kung totoo yan, pinerwisyo ninyo para hindi na sila paghinalaan. Ginawa na nila ito para hindi na sila paghinalaan kapag ka inilarga na nila itong importasyon ng asukal. Para wala nang issue. Ginawa na nila ngayon ang issue. Para sa actual na magpapasok na, mag-i-smuggle na ng asukal dito sa Pilipinas, eh wala nang magiging issue. Wala nang sisilip. Eh, yun ang akala ninyo. Di ho ba, mga kaibigan? Lalo na, pwede yan sa mga troll. Pero sa mga nakakaintindi, hindi pwede yan. Una eh, sasabihin ninyo, smuggled. Kapag sinabi mo, lalo na Office of the President ka, mga kaibigan, Executive Secretary ka, Este Secretary, ha? Kung talagang malinis kayo, aba eh, bakit ko uutusan ng Bureau of Customs, ha, na mag-inspeksyon ng mga bodega na nagtatago ng smuggled? Eh, smuggled nga eh. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, lumabas na sa customs.
Nakalabas na, pinayagan na nilang lumabas. Mga kaibigan, naglalanggas itong nakaupo ngayon. Ha? Eh, kailan pa yung mga asukal na yun? Siguro hindi pa siya nakaupo, may asukal na ron eh. Oh, di ba? Paano magiging ano yun? Dapat ang tignan nila kung alam nila na merong smuggled na mga produktong itinatago sa mga bodega, eh dapat alam nila. Oh, teka, kailan ba nag-smuggle dito ng mga asukal? Yan. Malalaman nila eh. Oh, halimbawa, hindi pa ako commissioner, bago ako nakaupo eh, mayroong pinasok dito. Siguradong marami nakakaalam dyan eh, sa custom. May mailililihim ka ba dyan? Oh, di ba? Oh, eh, ito, pinuslit ito sa ganong section, ha? Dumaan sa section 1, 2, 3. Eh, section, pagkain yan eh. Food stop yan eh. Sa section 1 yata yan. Yung food stop, dumadaan. Mga kaibigan, oh, titignan mo ngayon. Malalaman mo kung sino ang mga nakapirma sa entry. Oh, mga kaibigan, ibig sabihin, kung wala kang kinalaman dahil hindi ka pa nakapuesto noon, ha? Oh, puntahan mo ngayon. Alam mo na kung sino nagpalusot niyan. Kukunin mo ngayon ang invoice nila. Asan ang invoice nitong warehouse? Itong mga produktong nandito. Asan ang resibo nito na pinagbayaran ng taxes? Huli mo kaagad eh. Nagkukunwari kayo, nanloloko kayo eh. Ha? Niloloko, lahat niloloko, pati itong Blue Ribbon Committee. O, na nag-absuelto kay Vic Rodriguez. Yan ba sasabihin ninyong gumagana ang justice system dito sa Pilipinas? Hindi gumagana. Kayo lang nagsasabi niya, sa bunganga nyo lang gumagana yan. Pero sa realisasyon, sa katotohanan, wala yan. O, tignan ninyo. Ha? Yung... yung ginawa ng Blue Ribbon Committee, Committee di Absuelto. Tatlong hearing, tapos na. Oh, tapusin na natin at lalabas na namin ang report. So, ba't nag-imbestiga pa kayo? Sa ganyan yun lang ba inaaksaya ang pera at panahon ng taong bayan na binabayaran sa inyo? Ganyan lang gagawin ninyo para sa sarili ninyo? Pagkatapos nilang mag-imbestiga ngayon at makapaglabas ng report, committee report, tumahol naman itong Kongreso, yung Kamara, mga kaibigan. Ang sabi nila, mag-iimbestiga rin sila. O ano ngayon lumalabas yan? Eh, kung matalas kayo, alam nyo yan. Kasi sintido ko mo niyan eh. Bakit inabsuelto si Vic Rodriguez? Meron bang hiningi kayo, kayong mga senador dyan? Meron ba kayong konsesyon na sinabi kapalit ng pag-absuelto? Kaya tumatahol ngayon ng Kamara, mag-iimbestiga rin kami. Bakit? Siguro naamoy nila. Oh, nakahingi na sila ron ng pabor ng mga konsesyon. Kailangan tayo rito magkaroon din. Oh, mga kaibigan, kunyari lang naman tong investigasyon. Kaya lang, papupuntahin ka ron. Oh, at ikaw eh, maiipit sa media. Ha? Matutunto ng publiko katotohanan. Kaya ang gagawin mo, papayag ka rin sa gusto ng mga mandurugas na mambabatas. Di ba? Na ginagamit yung posisyon nila hindi para gampanan ang kanilang mandato sa batas. Kung hindi personal na interest nila. Ganyan yan eh, mga kaibigan eh. Eh kasi, bistado na eh. Alam na ng taong bayan.
Hindi katulad nun, nagagago pa. Katulad yan, yung pag-absuelto kay Vic Rodriguez. Sino naniniwala sa inyo dyan? Lukohin nyo, lelang yung panot. Hindi ho ba, mga kaibigan? Absuelto? Ikaw nagbigay ng kapangyarihan doon. Ikaw yung nagsisinungaling na lumalabas doon. Bakit? Kasi sabi nung dalawa eh, nag-meeting nga niya kami. Online eh. Ha? Virtual yung meeting namin eh. Kay Presidente. Oh. Eh sabi nitong si Vic Rodriguez na mag-isa. Hindi. Eh magkasama kami niyan eh. Sa opisina ko eh. Nung araw na yan eh. Na sinasabi niya eh. Oh. Wala namang meeting eh. Hindi naman namin kamiting yung presidente. Hindi, sabi niya, online ang meeting namin. Doon sa opisina niya. Tapos yun din ang sinabi nung isang opisyal. Sipi mo, may corroborative statement. Ha? Tapos siya wala. O tapos nung tinanong na siya, naipit na siya. Ano sabi niya? Ah, eh, teka, i-check ko. Ha? O para makasiguro. O i-check daw niya. O di nagsisinungaling. Dahil sinabi niya na walang meeting eh. Nandun sila sa opisina niya, may ibang, para sa ibang meeting. Hindi yung meeting kay Presidente sa importasyon ng asukal. O, mga kaibigan. O, naipaliwanag niya ba yun? Bakit nagbago siya ng statement? Kung hindi siya nagsisinungaling. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,